Ayan, nandito na kami sa Verona, kung saan nandito yung lugar ni Romeo and Juliet. A few moments later. Ayun, pumila kami. Sinubukan namin pumila. Tingnan namin kung makakaabot kami. Haba-haba ng pila eh. Papasok kami dun sa bahay ni Juliet. Sa mansion ni Juliet. Ayun, nakapasok kami sa first step ng pila. Nandito na kami sa second pila. Papasok na kami sa loob ng bahay ni Juliet. Nausad na yung pila. Pasok na kami sa loob. Ayun, may nang nagpipicture sa taas ng bahay niya. Ayun o. Nagpipicture yan sila sa baba. Siya si William Shakespeare. Nagsulat at gumanap sa role ng Romeo and Juliet tragedy noong 1599. Ang kwento at tula ay hango sa isang aklat na isinulat ni Arthur Brooke na taga-bansang Pransya, na isinari naman ni Matteo Bandello sa salitang Italian. Ang kwento ng Romeo and Juliet tragedy ay nagsimula noong 1562, 700 years ago na ang lumipas. Ang tula ay isinabuhay ni Shakespeare, isinulat noong 1591 at ipinablis noong 1595. Dito sa lugar ng Verona na tinatawag nila ngayong City of Love. Siya si Juliet Caplet o Julieta Capello sa totoong buhay. Nabuhay noong 1284 to 1302. Pinaniniwalaan na ito ang kanyang tahanan dito sa siyudad ng Verona. Ayon din sa kwento, ito ang balkoning inakyat ni Romeo noon para masilayan si Juliet. Isa din to sa mga pinakapaboritong attraction dito sa siyudad ng Verona. Renovated na siya, pero may mga naiwan pang authentic marble mula noong 1920. Picture! Sa pagpasok mo sa courtyard ng bahay ni Juliet, makikita mo ang isang estatwa. Ito ay ginawa ng isang sikat na sculpture na si Nereo Constantini bilang tribute noong 1970.
Ayan, at swerte namang may shooting ng isang pelikula dito na kami ay dumating. Ayon din sa paniniwala na kapag nahawakan mo ro ang dibdib ni Julieta, ay magdadala sa iyo ng swerte pagdating sa larangan ng pag-ibig. Nagkakilala sina Romeo at Juliet noong siya ay 14 years old pa lamang sa isang masked gathering. Na noon ay ipinagkasundo ng kanyang mga magulang sa isang anak ng hari na taga France si Juliet. Bakit kami ng bahay ni Juliet? Ano yung baba? Ito rin yung original nilang damit na ginamit sa mga pelikula. Ayan, hindi na namin napasok yung ikalawang palapag dahil isinara nila ito sa publiko. Itong party naman ito, ito yung room ni Juliet. Ayan, kung makikita ninyo sa mga pelikula yung kamang yan, ayan na siya sa original. Ayan, sa larawang yan makikita ninyo yung kama sa kanilang gilid. Dahil hindi matanggap ni Juliet ang ginawang kasunduan ng kanyang mga magulang na ipakasal kay Mercutio, gumawa siya ng paraan na hindi makaatin sa araw ng kanilang kasal. Uminom siya ng pangpatulog na inakala naman ng lahat na siya ay patay na. Agad siyang pinuntahan ni Romeo na inakalang siya nga ay patay na. Kaya nag-suicide si Romeo, ininom niya ito hanggang siya ay malagutan ng hininga. Huli na nang magising si Juliet at nang bumalik ang kanyang ulirat ay agad niyang kinitil ang kanyang buhay. Sa pamamagitan din ng pag-inom ng poison na ininom ni Romeo. Ito ang mga larawang makikita dito sa loob ng tahanan ng mga Capulet pagkatapos magpakamatay ni Romeo at Juliet. There is no world without Verona walls, but purgatory, torture hell itself, hence banish is banished from the world, and world's exiles is death. Ito man, totoo o hindi, ay mananatiling nakatatak sa puso ng mga taong totoong nagmamahalan. So guys, that's all about our video for today, and we hope you enjoy your watching. Thank you to all of you for tuning in. We hope to see you all again on our next vlogs.
sa amin lakbay. Oh no! Kasi na kami doon sa loob.